kami ngayon sa school ko dati, ang St. Francis of Assisi. At kasama ko ang aking kapatid na si Senorita Vashti. Ayan, nagpasama po ako sa kanya dito. Kinakabahan ako. Andito na kami sa labas ngayon. So, papasok na kami sa loob para mag-park. Kinakabahan ako kung anong mafe-feel ko kasi it's been so long, guys. It's been a long time, guys. As in, super tagal na pong panahon mula nung andito po ako. So, let's go! Hello! Hello po! Kamusta, baby? Ayan. Hi, guys! Hello! Ito po si Mr. Hello. Sibala. Dito na ako ngayon sa school. And nakakapanibago po. So, ano bang gagawin natin? Iikutin lang po natin yung school kasi naninibago po ako. Ilang years na po, sir? Ilang years? First year ka na dito, ha? Mula po elementary. Welcome to my school! Mula elementary po hanggang high school, dito ako. So may mga pa-contest pa rin po. Dati po kasi noon dito ako sa school, mahilig po kami mag-compete. Sa competition inter-school. Madalas po nilalaban ako sa mga oratorical speech, declamation. So ito, kanji. So mahilig po ako lumaban at sa awan ng Diyos, nanalo naman tayo ng inter-school competition. Oo, sa mga ganyan. So, sobrang active ako dati sa mga extracurricular activities. Kasi natin dati, hindi pa ganito. Ayan, so, ito yung bago natin. Pagkakaiba ng canteen dati at yes. Ito yung bago natin air condition na canteen. Ah, ito na yung canteen. Ibang-iba na talaga siya, syempre. Cafe na to. Ayan. Ayan, si DJ Kara. DJ Kara. Oh, sa FM. Sinahat kita sa Facebook. Ah, talaga po? Hello po. Alam natin yan. Si Teacher Janet. Oh my. Ay, hello po, ma. Si Miss Garcia. Tawag mo si Miss Garcia. Teacher ko po siya nung grade 3. Grade 3. Ito yung pambato natin pagdating sa mga Declamation. May mga inter-school pa rin po ngayon? Yes. Tuloy-tuloy pa rin. Siguro dito. Kapatid ko po. Hindi ka na nag-aaral dito sa St. Francis noon. Malayo po eh. Sa yung mga ito yung lalaki. Ngayon, wala, kayong dalawa lang ni Marius, di ba? Opo. Baka po hindi pa po nabubuhay nun. Hindi pa po nabubuhay nun. Ang madalas ko lang pong in-order dito sa canteen dati, piatos at saka root beer. Kaya naman pala. Tingnan nyo, alam nyo na mula bata pa siya. Kaya naman pala nagkaka-UTI siya. Oo, nanonood ako sa vlog mo. Ah, talaga po? Gym tayo, gym. Ah, sige po, sa gym. Oh, sa gym, samahan mo. So dati, ang piatos po nung time na yon 7 pesos lang. Diba? Tsaka yung root beer, 6 pesos. Kaya tinitipid ko yung baon ko. Yun lagi yung merienda ko. Ito naman yung gym. Yes. Naalala ko po, nag-miss pa ako dito dati. Yes, ano yun ba? Lalo ako ng muse. Paalala niyo po sa akin, Sir Ulianin kasi ako. Ano bang meron po na nagpipigay tayo? Pipigay tayo noon. Kaya tayo na mga pa noon. Ano pong pingin natin yun? Yung pumawag sa mga PPFT. Magaling po ba ako sa PE noon? Oo, alam po kasi mahina ako sa PE eh. Improving yung gym natin ngayon. Sticker na. Ito na po yung gym nila ngayon. Very smagol. Ayan. Hello po. DJ Kara. Hello, GFM. Ah, talaga? Hello. Pinapakinggan ka na ng anak ko lagi. Talaga po? Wala po si Lloyd. Nasa kanila. Meron kami tanong ngayon. Dalaman kasi sa indakan sa daan. Opo. Hello. Nag-practice sila ngayon. Check mo. Ah, talaga po? Naalala ko pa before, ko yung sumasali po sa bayang pagbigkas. Sa bayang pagbigkas. Diba, yun ang uso sa akin ngayon, ngayon eh. Pero ngayon, hanggang ngayon naman, okay pa rin tayo sa sabaya. Talaga? Hindi pa rin. Wow! Oh, diba? Sobrang active po ng school namin sa mga competition. As in. Dapat nga eh, si Jella, dapat dito kayo ipapasok ni Mami eh. Sorry. Kaya alam, ang layo po kasi. Air condition na yung mga classrooms namin. Talaga po? Ayan sila yung participants sa indakan. Naalala ko po, nagka-practice pa ako nasa Yojan dati. Kagaya nila. Dancer yan. Ka pala. Dati yun! Dancer ka pala, hindi sa akin sinasabi. Bata pa ako noon. Mama, ano ba naalala niyo sa akin dati? Ang kagandahan mo. Wow! Oh.
Hello, Ben. Ayan. Ito. Hello po. Hi po. Ay, ikaw, kumusta ka na? Okay lang po. Kumusta ng mami mo? Ayun po, ano, na-stroke po eh. Na-stroke si mami mo? Mm-hmm. Mm-hmm. Kapatid ko. Oo, oh, oh, naalala ko pa ito yung maliit. Ito. Hindi po. Baka iba po yun. Ito po, wala pa po siya sa mundo nun. Baka nalaki po, si Elionay. Oh, yung bunso po namin nun. Hindi, pang tatlo na kayo nun eh. Opo, oh, pang-apat po siya. Ah, oh, pala. Si Marius tsaka si Elionay. Oh, oh, oh. Sige po ma'am, ikot muna kami. Ito naman tayo ngayon. Sa taas naman tayo. Ito po ang proof. Proof na mahilig kaming makasali sa competition at lagi na nanalo. Ayan, lahat ng awards. Ayan. So, computer lab. O, di ba bago? Ooh. Hello po. Para iba na uniform, ma'am. Sa seniors yan. Senior high school. Ah, kasi nag-iba na pala ngayon. Dati hanggang fourth year lang. Yung HR na guidance. Actually guys, dito ba ako madalas dati? Nilakikiusap po ako. Pa-examine niyo po kung wala kayong pangbayad po. Puro po ako promissory letter. Hindi yung totoo. Diba? Lagi po may sulat si mami, so... Dito po ako madalas tumambay. Hello, mama. May bisita ayan tayo. Si DJ. Hello po. Okay lang po, ma'am. So, dito po kayo madalas makiusap. Alala niyo, ma'am, lagi may letter si mami. Ganun na talaga. Magbabayad po kami sa mga susunod na ano na lang, quarterly exam. Ganon. So, sobrang hirap po ng buhay namin dati. Ang hirap po talaga. Pero at least na-survive. Opo, naka-survive kahit paano. Ayan, so pupunta tayo ngayon guys sa high school. Ito yung pinaka-memorable sa akin. Discipline office. Oh, yes, pinaka, hindi ko po makakalimutan yun eh. Lagi ko sinasabi yung high school life ko. Hindi pa kayo po program dati, no? Opo. Ito po yung CR nila. Diyan po ako lagi nakatambay. Hindi po, no? Opo, yan. Daan. Noon dati, madalas kang mag-CR kasi gusto mo lang lumabas para makita yung crush mo. Kunyari, ma'am, CR lang po. Pero ang totoo, magpapakyot ka lang, ganyan. So, ito na. Ayan, apat po ito, diba? So, apat yung section ng high school. Parang dito po ako sa pangatlo eh. Boom. Eto, dito ako noon, yan sa pangatlo. Ah. Ito yung kabuuan ng anong high school din. Opo. Diba? Tama. Ayan. Ay, iba na pala ng uniform talaga. Ayan sila. Hello! Puno tayo po. Ayan, ang kukulit ng ano, no? Ang buhay estudyante. Nakakamiss. O, ito yung classroom mo dati. Ito yung classroom ko dati. Pangatlo. Hello! Lagi ako nakatulala. Pag may dumadaan, lilingon lang ako. Ganyan. Nakakaloka. Nakakamiss po yung buhay, ano? Estudyante. Nag-ingin sila kasi yun yung classroom niya dati. Opo. E, kinakain mo din ba yung dulo nito? Oo. Kinakain ko din po yung dulo nito. Ayan. Pag wala kayong magawa ng mga kaklase ko, yung dulo, sinisip-sip po namin. At lagi ako nalilista na noisy. Number 2, kung hindi number 2, number 1. Nagbunga naman yung pagiging noisy kasi DJ na ako ngayon. So, sa kabilang building naman po tayo. Yeah, malaki na rin yan kasi may senior ay na rin. Ah. Hello, Kara. Hello po. Ayan. Space ko natin. Oo. Nag-social na, may telepon na. Oo nga. Ang classroom ko po nun sa taas eh. Sa taas? Oo po, sa taas. Tapos nakaalala ko ano, sobrang liit ko po, nasa unahan ako lagi ng pila. Kasi maliit eh, no? Sobrang liit ko. Kasi yung pila by height. Oo, by height. Always.
Lagi ako nasa unahan. Parang ito, ito yung classroom ko, yung pangalawa. Guys, imagine nyo na lang yung itsura ko ng bata ako. Hello! Bye-bye! So ayan, madalas, dito po ako tumatambay sa catwalk na tinatawag. Hello! Hello! Alpo! Hello, sir! Yung speech choir ng mga group. Meron kaming hinuhubog ngayon, pero ano, preschool. Preschool na ano. Lagi po tayong sumasali. Singing, dancing, declamation, lahat ng contest. Kasi marami pong branch tong St. Francis, di ba po? Yeah. Marami pong branch nito. 9 campuses na. 9 campus po. So, tuwing ano, may inter-school competition. Tapos meron din pong, inter-campus pala yung tawag doon. Tapos meron inter-school na. Intra-campus. Naalala ko po yun. Yan, ano. Intra-campus, mayroon tayong inter-campus competition. Ayan. So, ayan. Sir! Ang maliit talaga. So, garami naman po yung lead, sir. Lalo kayo matas yung mukha ko. Sa bagay, yung lead ko talaga. Pero may tanong ako. Ano? May naging boyfriend ka ba rito? Ano ba yan? Pag napatawa ka bigla. Oo, pero pass is pass. Oo, pero... Puppy love lang yun, dati pa yun. Siyempre, normal naman yung parang nagkakrush-crush, as kunyari, juwa-juwaan, ganyan. Oo, no high school ako. So, ito, lalabas na tayo ng school ngayon kasi pupuntahan natin yung bahay namin dati na tinirhan. Yung bahay po namin ay tapat na tapat lang na school. At hindi ko na siya matuntun kasi parang iba-iba na. Sobrang pangit po ng bahay namin dati. Sira-sira yung pinto. Teka lang, hahanapin ko kung saan yun dito. Parang wala na, baka ni Rain wala na. Basta dito yun banda, guys, eh. Ilang taon ba naman na lumipas? Oo nga, eh. Teka nga. Ito, ito, ito. Ang ganda na ng mga bahay, oo. Dito yata yun, eh. Ah, ito dito. Ito, guys. Dito kami nakatira dati. Ayan. Pero maganda na itsura niya ngayon, ah. Maganda na itsura niya ngayon. Ayan, dito kami nakatira. Ayan, dyan. Parlor na pala siya ngayon. So, yan. Yung pintong yan dati, color blue. Ayan. Ayan, dyan kami nakatira. Tapat na tapat lang kami ng school. Ayan, oh. So, alam mo ba dati na... Hindi pa. Andyan kami sa labas ng bahay. Tapos, si Mami, tuwing uwian, inaabangan niya ako. Alam mo kung anong gagawin niya? Kukutuhan ako. Tapos na nakakahiya, inis na inis ako kasi sa labas siya sa akin nagkukuto. Alam mo yung dumadaan yung mga kaklase ko, pauwi din ng bahay nila. Tapos ako kinukutuhan. Nasabi nila. Talaga ako. Nasabi nila. Umiiyak ako lagi. Ang ginagawa sa akin yun ni Mami. So alam niyo po ba na ang bigat pa naman ng kamay ni Mami? Ginawa niya na rin yun sa akin. Grabe siya makatiris, guys. Pag nagkukuto talaga siya sa labas ng bahay. Oo. Kasi daw, para makita daw. Kasi oo, para makita agad. O, diba? Tapos yung pagkuha niya, yung asing gigil na gigil siya. Yeah. Oo. Hello! Hi, guys! Hello! So, actually, guys, nag-start po ako mag-aral dito mula elementary hanggang high school. Pero, hindi na ako nakapag-fourth year dito. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi, wala na kaming pambayad. So, ayun, guys, nakakaiyak. Kasi wala na kaming pambayad noon. So, dito tayo sumali. Sobrang, oo, sobrang down na down kami noon, guys, dati. Muna nga tayo. Dito ako nakatambay lagi sa catwalk. Ayan. Kapag uwian na, kapag break time, merienda time. So, ang ginawa ko lang kaya ako nakagraduate ng high school kasi pina-exam ako ni Mami. So, ang nangyari, parang nag-exam lang ako ng ano, acceleration para makapag-college na ako. Kaya yun, nag-college na ako. So, ayun guys, mula elementary hanggang high school, ang pinaka-enjoy ko talaga yung sabi ko nga kanina, high school life, kasi ang daming mga nagaganap. Yan kasi umuusbong na yung kabataan mo, nagkakakrush ka, nagkakaroon ka ng mga bagong kaibigan. Naisip ka na ba nun? Nung high school? Oo, maisip na ako nun, pero luka-luka ako. Kumbaga marami pa rin akong kalokohan dati. Mahilig akong ano nung high school eh, yung magtatawag sa landline, tapos manluloko. Actually, elementary pa lang gawain ko na. No, bata pa lang po siya ng paprank ng siya. Oo, mahilig na ako magaganon yung, hello. Mga yun, nag-iiba-iba ng boses. Hello. Saan ka nakikilandline? Di ba, ano, mahal yung landline noon, sabi sa akin ni Kuya. May landline kami noon, si Mami. Ay, alam niyo ba, guys, sabi ano? Sa akin ni Kuya, si ate raw po ang umuubos ng kanilang gastusin para sa landline. Dahil minuminuto daw may tinatawagan.
Oo, mahilig ako magtatawag. Pinuking ka sa akin. Ang daldal ko kasi nun, so lahat ng classmate ko pinagtatawagan ko. Nakakamiss din yung ganito. Kaya ang masasabi ko, yan, sa inyo, kayo mga kabataan, mga nagsuschool, alam nyo, huwag kayong mainip na ano ba yan, tagal ko gumraduate. Dapat ano yan? Appreciate nyo. Alam mo, mamimiss nyo yan. Pagdating ng araw, babalikan nyo yan kung ano mga nangyayari sa inyo ngayon. Kaya ngayon, i-treasure nyo yung moment na yan na nag-e-enjoy lang kayo. Diba? Pahalagahan nyo yan. Kasi pag natapos yan, darating sa point na parang hanggang alaala na lang siya lahat eh. Kahit gusto mo nang balikan, hindi mo na magagawa kasi mananatili na lang siyang nakaraan. So ngayon pa lang, i-treasure niyo na talaga yan. Kasi nakakamiss ako, miss na miss ko. Kung pwede lang bumalik ako ngayon ha, high school na lang ulit ako. Kaya nga, alam mo, nakakamiss yung magusuot ka na medyas, na uniform, gigising ka na maaga. Alam ko yung iba sa inyo naiinip na, di ba? Parang pangumaga ka balag. Nakakatamad. Oo, pangumaga naman lahat dati. Pero ano, hindi nahihirapan si mami magising sa'yo. Hindi. Kasi ang lapit na ng bahay na. May unforgettable experience pala ako na i-share sa inyo guys. Ano? Diba, andyan lang sa tapat namin yung bahay. Diba, andyan lang sa tapat namin yung bahay. Alam niyo ba one time? Hindi bata pa. Pa lang, bata pa lang ako, makakalimutin ako. Pumasok ako na naka-medyas ako, tapos naka-chinelas. Wow! Kasi sinuot ko lang chinelas sa labas. Nakalimutan ko magsapatos. Wait lang, paano mo, kailan mo nalaman na naka-chinelas ka na lang pala? Pagpasok na dito sa campus, masasabi ko, halabot ako naka-chinelas! Uwi agad ako, sabi ko, kuya, uwi po muna ulit ako. Kasi po naka-chinelas ako. Alam mo, buti na lang andyan lang sa tapat yung bahay nyo. Kore, kung hindi, ang layo ng lalakbay ko. O kaya naka-chinelas na lang ako, diba? And kung di nyo mo itatanong guys, dito rin po ako pinanganak sa Taguig. So dahil dyan, papaalam na po kami. Maraming salamat. Kung may time po kayo, balikan nyo rin po yung dati nyong school. Kasi ang sarap sa pakiramdam. Alam nyo na makikita nyo yung difference noon at ngayon. Lalo na kapag halimbawa marami kayong pinaghirapan dati. Tapos nakarating na kayo kung saan man meron kayo memories. Ngayon. Ang sarap sa pakiramdam na ay, napagtagumpayan ko siya. Biliyo nyo dati lagi ako napapatayo kasi walang permit sa exam. Kasi walang pambayad. Na-experience ko lahat yan. So ayun lang. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating ganap ngayong araw. Ang sarap sa feeling. So kung may time kayo, mag-visit kayo sa mga dati nyong school, dati nyong bahay, yung childhood nyo, balik-balikan nyo rin. Yun lang. Maraming salamat. Thank you for watching. Subscribe! Don't forget to follow me at Senorita Vashti. Bye! Bye! Walang rewind ang buhay. Kaya sulitin natin ang bawat araw sa ating kabataan. Maraming bagay ang mamimiss natin. Paggawa ng assignments, projects, pagsali sa mga contests, struggle sa ating sarili, love life, falling in love, dealing with problems sa school, grades, classmates, at marami pang iba. Pero lahat ng yan kailangan nating pagdaanan. Life gets harder as we get older. Mas lumalaki ang mga responsibilities. Whatever we had in the past, good or bad, malaking bahagi yun ng pagkatao natin. But we can always be a better version of ourselves. At ang mahalaga, do things that will make you proud someday. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng